ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, lumabas sa otopsiya ng NBI sa labi ng umano'y middleman sa pamamaslang sa broadcaster na si Percy Lapid o Percy Mabasa na walang anumang sugat pero may pagdurugo sa kanyang puso. Dismayado ang pamilya Mabasa na humiling naman ng isang independent autopsy. Ito rin ang nais mangyari ng ama ni Villamor. Live nagpapatrol mula sa Muntinlupa City, Michael Delizo. Mike, nangangaluhan bang walang question, walang foul play sa pagkamatay nitong si June Villamor? Alvin, di pa masasabi ng buong katiyakan kung meron o walang foul play. Hinihintay pa kasi yung resulta ng histopathology at toxicology exams mula sa tissue samples na kinuha sa bangkay ni June Villamor na hindi agad-agad makikita kung titingnan lang yung katawan. Ang histopathology exam ay para tingnan kung may anumang pagbabago doon sa tissue dulot ng sakit, habang ang toxicology exam naman ay para malaman kung may bahid ng droga o anumang gamot o anumang kemikal ang katawan. Walang nakitang sugat o anumang external physical injury sa katawan ni June Villamor, ang umano'y middleman sa Percy Lapid killing na namatay sa mismong araw na sumuko ang umaming gunman na si Joel Escorial. Bago idineklarang patay, nilapatan pa una siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR sa loob ng 35 minuto sa New Bilibid Prison Hospital. Sa resulta ng autopsy na isinagawa ng NBI sa labi ni Villamor, wala rin indikasyong na baril siya. Negatibo rin si Villamor sa COVID-19 rapid antigen test, ganoon din sa paraffin test, isang makaluma pero standard operating procedure para tingnan kung nagpaputok siya ng baril. Pero nakitaan ang dalawang bahagi ng kanyang puso ng pagdurugo at paninigas na maaring indikasyon na may dati na siyang sakit o impeksyon. Dismayado ang kampo ng mga Mabasa sa resulta ng otopsiya. Kumbinsido silang may foul play sa pagkamatay ni Villamor. Bagamat tiwala sila sa NBI, posible anilang may ibang sanhi ang kanyang pagkamatay na hindi agad nakita sa bangkay. Kaya hiniling nila ang dagdag na test at isang independent re-autopsy. To remove this doubt, we get a request that the further examination, particularly of toxicology, be done by an independent and fair-minded individual. And we are looking at the person of Dr. Raquel Fortun. Makikipag-ugnayan ang kampo ni Mabasa sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Pero may nakikita si Fortun na isyong legal dito. What right do they have to ask for one? Yeah. Okay? Mm-hmm. Because, again, the present scenario in the Philippines is you need the next of kin to consent to that procedure. Overriding interference the demands of justice. Pero ngayong lumabas na ang autopsy results, question ni Fortun kung bakit pa nagpaparaffin test gayong matagal na itong hindi ginagamit at tinatanggap na ebidensya sa korte dahil hindi ito scientifically reliable. Pag-aaralan niya aniya ang autopsy report. Bukas naman ang ama ni June Villamor na isailalim sa independent autopsy ang bangkay ng anak para matukoy ang tunay na ikinamatay nito. Ang sabi niya, wala silang perang pambayad sa independent autopsy kaya nananawagan siya sa sinumang makatutulong. Alvin, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ng isa sa kaanak ng pamilya Villamor na nandito sa Metro Manila sa Bureau of Corrections para mailabas ang labi ng umano'y middleman mula dito sa punerarya at kalaunan ay may uwi sa Leyte. Alvin. So dun sa tanong kung pwedeng magkaroon ng isang independent autopsy, pwede ba o hindi pwede? Sorry Alvin, pwede mo ulitin? Pwede bang magkaroon ng independent autopsy kung magpuconsent ang kapatid o kailangan ang misis o yung anak o yung tatay, yung kasi sabi next of kin eh. Sino magpuconsent sa isang independent autopsy? Uh,
Ayan. Tama, Alvin. Ang pakikipag-usap natin sa abogado ng Mabasa, ay hihiling sila ng independent autopsy. At para sa kanila ay may karapatan daw sila dahil para ito sa paghingi nila ng hustisya. Ngayon, ang sinasabi naman ni Dr. Fortune ay naayon sa batas natin na yung immediate family lang ang pwedeng humingi ng autopsy, ng re-autopsy o independent autopsy. Dahil nakikita din naman na yung NBI ay independent body na rin, Alvin. Maraming salamat, Michael Delizo. Inihabili ng umano'y middleman sa Percy Lapid case na si June Villamor ang kanyang mga anak sa kanyang tatay nang huli silang magkausap sa telepono. Umaasa ang pamilya Villamor na may tutugon sa kanilang panawagang tulungan silang maiuwi sa probinsya ang labinang anak. Exclusive ng Papatrol, Ranulfo Dokdokan. Nagsindi na ng kandila at naglagay ng mga bulaklak ang ama ni June Villamor sa ginawang altar bilang pag-alala sa namatay na anak. Nagdadalamhati ang pamilya sa pagkamatay ni June. Isa sa mga sinasabing middleman sa pamamaslang ng broadcaster na si Percy Lapid. Sa gitna ng mga kalituhan sa iba-ibang pangalan ng anak, iginiit niyang ang sinasabing middleman na namatay sa bilibid ay ang kanyang anak. Ayon sa kanyang tatay na hiniling na huwag pangalanan at ipakita ang muka, nakapag-usap pa sila ni June noong October 14, Biyernes. Pagtawag niya sa ako, nasing paitag mga anak. Arig na lang ko nung pagkaon, tagi-tagi na lang ko nung kay pwede. Bahay di na kita magkita. Kwento niya, ibinili ni John ang mga anak sa kanya. Sinabi rin itong baka hindi na sila magkita. Nabanggit din umano ni John ang kababatang si Jewel Escorial, ang sumukong gunman sa pamamaslang kay Percy Lapid. Ay, si Jewel ko, no? Si Am, itong si Jewel man. Jewel man lang niya si Ring. Bahin ko ng mga nginamo man lang. Sabi umano ng anak, malamang na madawit siya ni Escorial. Umaasa pa rin ang pamilya na may tutulong sa kanilang panawagan na maiuwi sa kanilang probinsya ang labinang anak at matulungan sila sa pagpapalibing nito. Ranulfo Dukdukan, ABS-CBN News, Leyte. Tumangi muna ang hepe ng Southern Police District at pinuno ng Special Investigation Task Group na si Brigadier General Kirby Craft na magbigay ng anumang impormasyon sa pagkakakilanlan ng ikalawang middleman kaugnay ng pagpatay kay Percy Lapid. Nilinaw ni Kraft na sa umpisa pa lang ng imbestigasyon, dalawa na ang tinukoy at hinahanap nilang mga middlemen na pareho umanong kumontak sa sumukong gunman na si Joel Escorial base na rin sa kanyang sinumpaang salaysay. Hawak ng Bureau of Jail Management and Penology ang nasabing ikalawang middleman. Patuloy pa rin ang kanilang imbestigasyon sa kaso at sa mga nagsasanga-sangang anggulo dito. Nung una pa man po ang imbestigasyon po natin, na dalawa na po itong ating hinahanap po na middleman na binanggit po ng ating gunman. Ito naman po ay nasa Bureau of Jail Management Jail Facility. Ito po ay sinecure na po ng pamunuan po ng BGMP. Ongoing pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. So for the meantime po sir, hindi ko muna maibigay yung complete detalye po pagkatao po nito. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Good news mga motorista, pagkatapos ng dalawang magkasunod na linggong puro oil price hike, may rollback na po sa Martes. Maglalaro sa 90 centimos hanggang 1 G's. Ang magiging bawas presyo sa diesel, G's, naku G's lang, hanggang 40 centavos sa gasolina at 60 hanggang 90 centavos sa kerosene. Paliwanag po ng mga taga-industriya, taas-baba ang naging presyuhan nitong linggo sa world market pero mas nangibabaw ang mahinang demand sa langis dahil sa takot sa resesyon. Kaya ang ending, may bawas presyo pa sa average price ng imported na petrolyo. Ang dapat bantayan ayon sa mga taga-industriya ay yung aktual na bawas na 2 milyong barile sa produksyon ng OPEC Plus sa Nobyembre at ang embargo ng Russian oil sa Europa sa Disyembre.
Tumaas na ang presyo ng bigas na binibili ng mga nagtitinda nito sa ilang pamilihang bayan. Mataas na rin kasi umano ang presyo ng imported na bigas. Ang problema, hindi naman nila maipasa ito sa mga mamimili sa pangambang lalong maging matumal ang bentahan. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Umaaray ang may-ari ng bigasan na si Maridet sa linggo-linggong pagmahal ng presyo sa kada sako ng bigas. Yun nga lang, hindi niya maipasa sa mga suki ang taas presyo dahil alam niyang pahirapan na sa pagbabudget. Pero hindi niya masabi kung hanggang kailan niya aakuin ang pagmahal ng bigas. Unti-unti nga lang, pero pagka naipon niyo, malaki na rin. 30, nung nakaraan 20, 50 na. Eh, hindi pa namin alam kasi wala pa yung ino-order namin dahil hindi pa dumadating. Baka pagdating noon, panibago na naman na presyo. Bumabawi muna siya ng tubo sa mga bumibili ng kada sako ng bigas. Isa pang problema niya ang kakulangan sa supply ng mga bigas galing ibang bansa. Karamihan sa gusto ng tao yung, ano, yung maganda yung grain, yung buo. Eh, imported yun eh. Kaya yun ang mahirap. Hindi naman tumaas ang presyo ng bigas sa Kamuning Market sa Quezon City na 35 to 60 pesos kada kilo, depende sa klase. Pero namamahalan pa rin ang ibang namimili gaya ni Robert. Aniya, kulang na rin sa kanilang pamilya yung binibiling isang sako ng bigas dalawang beses sa isang buwan. Nagiging tight ang budgeting mo eh. Hindi na katulad ng dati. Dapat yung sa magandang klase ka. So pipili ka ngayon na mas yung affordable na lang, yung kaya na ang budget mo. Walang paggalaw pero mahal pa rin ang presyo ng asukal sa palengke. 120 pesos ang puting asukal habang mas mura ng 5 piso ang brown sugar. Bibili naman sila pag kailangan lang nila. Yung mga nagreklamo lang dyan, yung mga bakery yan, kailangan nila yun. Pero kung pambahay lang, hindi sila masyado naman yan. Kasi lahat ang tinitimpla ngayon, may tasukal na yun. So yung mga malalakas gumamit, yan ang magre-reklamo. Bumaba kamakailan ang presyo ng mantika. Nasa 33 pesos ang maliit at 150 pesos ang 1.5 liters. Nagpapasalamat lang ang ilang tindera na sa kabila ng nakaraang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, hindi tinaasan ng kanilang supplier ang presyo ng mantika. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Mas maraming Pilipinong naniniwalang mahirap sila, ayon yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa unang survey ng SWS, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumabas na 49% ng mga respondent ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya. Mas mataas lang ito ng 1% mula noong Hunyo. 29% naman ang nagsabing nasa borderline o hindi sila mahirap pero hindi rin mayaman. 21% ang nagsabing hindi sila mahirap. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, inasahan na ng Malacanang ang pagsipa ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila dahil na rin anya sa inflation na dala ng external factors gaya ng Ukraine-Russia war. Nakatulong pa nga anya para hindi tumaas ang poverty level nitong Setyembre ang desisyon ng gobyerno na luwagan ang pandemic-related restrictions para palakasin ang ekonomiya. Woo to the young, to the woo! Nandito na nga sa bansa ang nagpasikat ng linyang yan. Si South Korean actress Park Yoon-bin o mas kilala bilang Attorney Woo. Dadalo siya sa fan meet sa isang mall sa Quezon City bukas, October 23. Sumikat si Park sa hit K-drama series na Extraordinary Attorney Woo kung saan gumaganap siya bilang baguhang abogado na may autism. Nakilala rin si Park sa mga K-drama series na Do You Like Brahms at The King's Affection. Bukod sa Pilipinas, bibisita rin si Park sa Thailand, Singapore at Japan. Inaasahang bubuhos ang mga pauwi ng probinsya para sa undas. Long weekend kasi ito at ngayon lang muling magbubukas sa mga sementeryo sa mismong araw ng mga patay. Live mula Paranaque Integrated Terminal Exchange, nagpapatrol Jose Carretero. Jose,
Nagsimula na ba ang pagdagsa ng mga pasahero dyan? And ayon sa pamunuan ng PITX, nagsimulang dumami ang mga pasahero dito noong nakaraang linggo pa. Ang iba naman, maagang nagpabook ng kanilang biyahe para sa Undas. Sa Oktubre 29 pa, uuwi ng Naga City sa Camarines Sur si Joanna, pero nagpabook na siya kanina. Ayaw niya kasing maubusan ng biyahe dahil inaasahan niya na marami ang uuwi ng probinsya sa paparating na Undas. Kasi po mahirap po yung biyahe, bali pag Undas po kasi talaga madami nagsisiuwian. Fully booked na ang karamihan sa mga biyahe ng bus papuntang Bicol mula October 28 hanggang 30. Sa monitoring ng pamunuan ng PITX, umabot na sa 120,000 ang pasahero kada araw. Pagdating ng Undas, inaasahan na aabot ito sa mahigit 150,000 kada araw. Tayo natutuwa kasi nanunumbalik na yung sigla ng ating mga kababayan. Nanunumbalik na yung kanilang tiwala sa pagbabiyahe, no? And of course, kadamay na dyan yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Pero tiniyak ng pamunuan ng PITX na lahat makabibiyahe dahil may mga dagdag na bus na bibigyan ng special permit ng LTFRB. Sa susunod na linggo, ilulunsad na ng PITX ang kanilang offline Undas, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, LTO, LTFRB at IACT. Pero kailangan pa rin sundin ang health protocols. Hindi naman required ang vaccination card sa papasok sa terminal, pero mas maiging dalhin ang card sakaling hingin ito sa pupuntahang lugar. Para hindi maabala sa biyahe, huwag magdala ng maraming mga gamit. Bawal din ang mga matatalim na bagay, baril at flammable materials. Sa Araneta City Bus Station sa Cubao, nagpaalala ang pamunuan na wala nang bus doon na bumabiyahe pa Visayas, Mindanao at Bicol Region. May mangilan-ilan pa kasi na naliligaw sa Araneta City Bus Station imbes na pumunta ng PITX. Pansamantalang wala po tayong mga biyaheng ganun at ganun pa man inaasahan natin makabalik din siya normal. Mga biyaheng Batangas, Laguna at Pampanga lang naman kasi ang pwede sa ngayon. Nakalatag na rin ang seguridad sa terminal. Maging ang ilang bus companies, magdadagdag din ng bus. Medyo malakas na po kasi ngayon. Medyo maluwag na eh. Kapamilya, may mga online bookings naman ang ilang mga bus companies kaya hindi na kinakailangan pang pumunta sa terminal. Ayon sa pamunuan ng PITX maging ng LTFRB, mas maigi na mag-advance booking para malaman nila kung may mga bus pang kinakailangan bigyan ng special permit. Zen. Maraming salamat, Jose Carretero. Ipatutupad na sa Lunes, October 24, ang exclusive lane para sa mga bisikleta sa elliptical road sa Quezon City. Sinimula na kanina ang dry run para sa bagong traffic scheme. Live mula sa Circle sa Quezon City, Papatrol, Rainier Pawid. Rainier, may pagbabago ba sa daloy ng traffic ngayong may bagong sistema dyan sa elliptical road? Alvin, bahagyangang gumanda yung daloy ng trapiko dito sa may elliptical road. Nagkaroon kasi ng sistema para sa tamang daan, para sa mga bike, tamang U-turn area para sa mga tricycle at tamang kaliwaan para sa mga PUV at PUJ. Araw-araw na ruta ng security guard na si Alvin ang elliptical road sa Commonwealth Avenue papasok sa trabaho. Kahit na may bike lane, tila padyak papuntang peligro ang kanyang binabagtas dahil sa mga gumigit-git na malalaking sasakyan. Kaya naman malaking ginhawa ang paglalagay ng plastic barriers at bollards sa exclusive lane para sa mga bisikleta. Layo ng bagong traffic scheme na maayos ang daloy ng trapiko sa lugar lalo na't marami ring tanggapan ng gobyerno rito. Kampante na rin ang bike enthusiast na si Von dahil hindi na nila makagigit-gitan ang naglalakihang truck sa kalsada. Base sa plano ng QC Transport and Traffic Management Department, ang mga motorista na liliko pa kanan ay inaabisuhang manatili sa kanang lanes papunta sa kanilang exit sa elliptical road. Pero para sa taxi driver na si Mang Diotemo, wala ring silbi ang mga harang. Ang tinutukoy ni Mang Diotemo, ang mga jeep na katulad nito. Ginagawang sakaya ng mga pasahero ang gilid ng barrier. Depensa naman ang tsuper ng jeep na pipilitan silang maghintay kahit bawal dahil sa kawalan ng pasahero. Kaya naman kasama na rin inaaral ng local traffic unit ang pag-aayos ng sakayan at paglalagay ng motorcycle lanes sa Commonwealth Avenue. In principle, maglalagay po tayo ng mga designated motorcycle lane along Commonwealth. Ang pilot area po natin is
Commonwealth Avenue. Paano natin ilalatag na yung saan tamang lugar? So yun po yung groundworks na po yung ginagawa po namin. And hopefully by before the end of November, may ilatag na po namin yan. Ang laking tulong kasi unlike other cities, walang ganito. So dito sa QC, safe siyang igutan ng mga siklista. Mas maganda talaga, may nagbabantay naman. Yung nagbabantay na lang po ang kailangan dyan. Huwag na po yung concrete barrier kasi nagpapasikit din po sa kalye. Alvin, sa Lunis nga yung full implementation nitong bagong traffic scheme dito sa may elliptical road. At para doon sa mga motorista na hindi pa makatalima, wala pa namang penalty ayon nga dito sa mga traffic enforcer. Bagkus, aabisuhan lamang sila. Ngayon, Alvin, kung magiging epektibo at makikitang may benepisyo itong bagong programa, magtatayo na ng concrete infrastructure o barrier dito sa lugar. Alvin? Maraming salamat. Rainio, Pawid! Nagpasabog ng ganda at talino ang mga kandidata sa Grand Finals ng Miss Q&A Queen of the Multibex sa It's Showtime ngayong Sabado. Wagi si Ann Patricia Lorenzo kontra walong ibang Grand Finalist sa tinaguriang Queenfinity War. Bago pa ang final round, ay napanaluna na ni Ann Patricia Lorenzo ang madlang People's Choice Award. Bukod naman sa corona at titulo, mag-uwi rin si Lorenzo ng kalahating milyong pisong cash at 100,000 pesos na halaga ng beauty package, pati na 450,000 pesos na halaga naman ng business package. First runner-up sa Miss Q&A, si Karen Montesillo, at second runner-up, si Manny Jonisha. Nagsama-sama ang mga eksperto sa pinakamalaking Disaster Risk Reduction and Recovery Digital Conference. Layo nitong makapagbigay ng sapat na kaalaman sa makabagong paraan kung paano mapaghahandaan ang mga sakuna at kalamidad. Pinangunahan ito ng Cebuana Luillier Foundation, Department of Interior and Local Government, Office of Civil Defense, Department of Science and Technology, at dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba-ibang organisasyon. Ang laging handang barangay mahusay ang tema ng pagpupulong. Sumentro ito sa grassroots innovation o pagsisimula ng pag-aksyon mula sa mga barangay. Binuo ang Barangay Resilience Exchange o BRX noong 2016. Importante ang kaalaman. Share nyo ang kaalaman dahil ang kaalaman ang magliligtas sa inyong buhay, sa buhay ng inyong mga minamahal at sa mga buhay ng inyong mga taga-barangay. Ligtas ang may alam. Ligtas ang may alam. It's our hope that through BRX, we can all do our share in preventing and reducing disaster risk and losses in lives and livelihoods, economies, and basic infrastructure. Jam-packed ang kaliwatkanang concert sa bansa mula sa British singer na si Calum Scott at mga K-pop group. Hindi rin naman nagpahuli ang Pinoy talent sa pagpapasiklab. Nagpapatrol, MJ Felipe. Let's go! Ibinandera ng Fourth Impact ang world-class talent ng mga Pilipino sa Asia Song Festival, tampok ang iba't ibang artists. Super na-shock po kami kasi they gave us the chance to sing 3 songs and they requested us to sing Dynamite from BTS. First ever international music festival po. And napakasarap po dahil na nakakataba ng puso to showcase Filipino music. Umangat din ang husay ni Darren Espanto nang maimbitahan siya sa concert ng British singer na si Calum Scott. Nagduet ang dalawa sa kantang Heaven. Biyernes ng gabi naman, back-to-back ang concerts ng mga K-pop acts sa iPop U 2022
Nag-perform ang Korean rock band na Extraordinary Heroes. Golden Child. Wavy. At NCT Dream. Hindi rin nagpahuli ang iba pang K-pop group sa katatapos lang na pop festival sa Pasay City, gaya ng G22. Beanie. Philip ng SB19 at iba pa. I feel honored to be sharing the stage with K-pop acts because ina-idolized din po namin sila. Dumagundong naman ang hiyawan ng fans nang magpasiklab ang mga K-pop acts gaya ng Brave Girls, Luna, dating 21 member na si Park Boom. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nananawagan na ang ilang mambabatas para sa mabilis na imbestigasyon sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Umihingi naman ng malinaw na kasagutan ng ilang grupo sa pagkamatay ng umano'y middleman sa krimen. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Kalahating buwan matapos pagbabarilin ang veteranong broadcaster na si Percy Lapid, dumarami ang tanong at nagsasanga ang mga angulo. Kabilang dito ang biglang pagkamatay ng itinuturong middleman na si June Villamor. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines, kahinahinala ang tiempo ng pagkamatay ni June Villamor na inaasahang makapagtuturo sana sa mastermind ng krimen. Concerning to, syempre, we don't really want to jump to conclusions. But yun nga, we cannot discount then that this death does raise questions. Magiging challenge to finding the mastermind, no, in the killing of Ka Percy. In a way, either very convenient or very bad timing, yung pagkamatay ng middleman. Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, dapat patuloy na questionin ng publiko kung paano namatay ang isa umanong middleman habang nasa loob ng bilibid. Para naman kay University of the Philippines Professor Danilo Arau, hamon din ito para sa media at sa criminal justice system. Magkakaroon ng hustisya sapagkat tinututukan ito hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Kaya lang syempre, oras na mag-die down ang issue, matutulad ito sa ilan pang mga unresolved killings, yung mastermind mismo hindi malinaw. Huwag sanang bitawan ang kasong ito. Nanawagan na rin ang ilang senador sa mga otoridad na bilisan ang paggulong ng investigasyon at pagproseso sa kaso. Tingnan po ang security protocol dyan po sa loob ng bilangguan. Dapat po walang makapusli. Paulit-ulit na yun, binabawal na yung cellphone. Mamaya na, babalik na naman. Imbis na ipupuriin ko na sana ang PNP at saka ang DILG, medyo magre-renda muna ako ngayon kasi something is wrong. I mean, there is something mysterious happening. Iginiit naman ni Senator Grace Poe na obligasyon ng Bureau of Corrections sa pamilya ni Lapid na makahanap ng bagong ebidensya upang matunton ang utak ng krimen. Una nang inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maaaring may naging pagkukulang sa pagbibigay proteksyon sa mga suspect sa kaso. There was probably a shortcoming there. Hindi kami napag-coordinate. Kasi nga, hindi naman kami ang nag-investigate. We're not the ones investigating. And probably in the excitement of things, it was forgotten. Or maybe, ano lang yan, na-forgo lang nila yung coordination na kinakailangan sa bagay na to. Ayon naman sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, kailangan ng Pilipinas na magkaroon ng sistema sa investigasyon sa mga suspect na namamatay sa loob ng piitan. We should have a system. Automatic yan. You have a person in custody. Deprived of liberty, the state is supposed to be in charge of that individual. Anything that happens to him or her
it has to be investigated. Bukod sa investigasyon ng PNP at NBI, pinaiimbestigahan na rin ng ilang mambabatas ang kaso sa Kongreso. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Nagpulong ang mga opisyal ng PNP at grupo ng mga mamamahayag sa Camp Krame ngayong araw para plansyahin ang mekanismo sa o ang pagbibigay ng seguridad sa mga mamamahayag. Ito'y bunsod ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at mga bantang natatanggap ng ilang taga-media. Nagdulot ng pangamba ang biglaang pagbisita ng mga pulis sa bahay ng ilang journalist kamakailan. Sa pulong na pinangunahan ni DILG Secretary Benher Abalos kanina, giniit muli ng PNP na wala silang masamang intensyon sa media. Inilatag ng mga otoridad ang mga dapat gawin sakaling magkaroon ng banta sa buhay ang isang mamamahayag. Pag may mga threat, kahit anong mga nare-receive nyo ng mga calls or mga messages, ay pagbigay alam nyo kaagad sa ating kapulisan through our PIO sa mga probinsya at sa mga regional offices para matugunan po agad. I think importante yon dahil alam natin that the police really is here to protect us, but because of certain rogue elements in the police, nagkakaroon ng mistrust sometimes. So, in my opinion, this is a very good move of the DILG secretary and the leadership of the PNP for the benefit of media. Patok puntahan ng isang horror park sa Bulacan, lalo't nalalapit na po ang Halloween. Kakaiba kasi ang thrill na dala nito. Live mula sa Angat, Bulacan, nagpapatrol, Jeffrey Hernais. Jeff, saan banda itong Angat at ano yung kakatakutang aasahan dyan? Alvin, puno ng kababalaghan ang mga manggugulat sa inyo dito tulad na lang, Alvin, ng mga kapre, zombies, tiyanak at white lady. Kaya kung nga wala kayong inuurungan at tunay kayong matapang, abahalika na dito at takutin ang ating mga sarili at mag-enjoy na rin dito yan, Alvin, sa Barangay Encanto sa Angat, Bulacan. Pagpasok pa lang, makatindig balahibo na ang mga puntod at dambuhalang gagamba. Nakaabang na rin ang mga mangkukulam at iba pang nakakatakot na display. Pero patikim pa lang iyan sa loob ng madilim na horror park. Mistula kang papasok sa isang abandonadong gusali at libdib na gubat at gagabayan lang ng ilang maliliit na ilaw. Nakaabang na ang mga engkanto at multo na gugulat sa'yo tulad ng dugo ang monghe, zombies, tiyanak, mga multong may dalang barena at chainsaw, madre, haunted doll, mga pinatuyong hayop, at white lady sa balon. Isa sa mga matapang na pumasok sa horror house ang grupo ng mga teacher na ito. Pinaka-highlight po siguro talaga doon sa ano yung chainsaw. Grabe po yung kaba doon sa chainsaw. Nakakakaba po talaga, sobrang kaba. Naku po yung mga nasa bunutan ko. We want to touch yung senses nila eh. The smell, the yung sight and yung feel. So yun, mukhang nakuha naman po namin kasi ang daming nagtitilian every time may pumapasok po sa loob. Weekend of Witch Wedding naman ang napili ng mag-asawang Dean Joshua at Glacy Ann mula Davao City. Itim ang bridal gown ni Glacy, madilim at pula ang ilaw ng venue. Nakaitim din ang dalawa na parehong paranormal enthusiast. Marami naman ang namangha sa malapelikulang Save the Date video ng dating kapamilya reporter na si Christine Sabillo Guerrero at commercial director na si Ivan Guerrero. May temang Nightmare Before Christmas, kumpleto ng special effects at shilut sa isang animoy haunted house. 2020 dapat ang church wedding ng dalawa, ngunit naantala dahil sa pandemya. Si Christine, una ko siyang na-meet sa isang Halloween-themed party. And a few months later, naging kami for Christmas. Kaya naman, medyo malaki yung significance nung dalawang seasons for us, yung Christmas and Halloween. Kaya nung nag-iisip na kami ng theme for yung wedding namin, una na dun na napag-isipan namin yung Nightmare Before Christmas. Once in a lifetime yan, hindi mo kailangan makipagsabayan sa kung ano yung ginagawa ng iba. Kasi kailangan nga, magpakatotoo ka lang.
Alvin, nako, 50 pesos lang, Alvin, ang entrance dito sa Encanto Horror Park. Kaya naman, sa mga nais po na ma-experience ito nga Encanto Horror Park, eh bukas po sila. Ayan, Alvin, mula Biyernes hanggang Linggo, alas 7 ng gabi, hanggang may tao pa dito. Alvin. Para hindi ka naman masyado natatakot, Jeff. Para natutuwa ka eh. Thank you, Jeff. Maraming salamat, Jeffrey Hernaez. Ayun nga pala, partner, yung susunod na pagkakabalahan natin. Alin? Yung ano, Halloween. Oo. Next week. Pagkatapos niyan, full blast na. Ayan, ang dami mo ng regalo. Oo. Oh, syempre, 'di ba? Pero syempre kailangan na palampasin muna natin tong Halloween. Pagkatapos niyan, dahil full blast at long weekend. Oo nga. Nako, eh. Maraming kalib na nga. Bawal naman tayo mag. Ayun naman. All right. Enjoy na lang ha yung mga maglo long weekend. Next weekend pa yan, hindi this weekend. Yes. Next pa. So, eh yung iba gusto pang pahabain yung long weekend, eh magli-live na. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Ben Hernandez, 64 days na lang, Pasko na. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo, saan man sa mundo.